Hi guys! Ang ating video ngayon guys ay ang MRT Brown Line. Alam nyo kasi guys, ang buhay ko dito sa Taiwan ay palaging nasa MRT guys. Kasi yun ang pinakamabilis na sasakyan dito sa Taiwan. Dito sa Taipei mismo guys. Napakabilis lang ang mga biyahe niyan guys. Ayan guys, itong MRT na to ay walang driver guys. Nandito tayo sa pinakabungad guys. Ako yung driver. Ayan, sobrang ganda guys ang aking nadadaanan guys, araw-araw. So siguro nga, kaya parang hindi ko ganong dinadamdam yung pagod dahil sa ang ganda ng aking mga daanan araw-araw. So ganito guys, pag 8 AM na guys, standing position na talaga. Wala nang mauupuan. Pero okay lang. Nakapag-video pa nga eh. Walang pakialam ang mga tao. Lahat busy sa phone. So, ayan guys. Oh, sobrang ganda, diba? So, para rin lang akong namamasyal. Alam niyo guys, ini-enjoy ko lang yung buhay ko rito sa Taiwan. Kahit pagod. Oo, pagod ako. Pero hindi ko yun dinadamdam, minamahal ko yung trabaho ko. Sabi nga nila, mahalin mo yung trabaho mo. Huwag mong isipin na nakakapagod. Kasi lalo kang napapagod. So, ang ginagawa ko guys, ganito, ini-enjoy ko yung mga views, yung mga dinadaanan ko, yung magagandang mga tanawin. Yan, binubusog ko ang aking mata. Hindi ko iniisip yung pagod ako. Kasi kung isipin mo palagi na pagod ka, ilalo kang manglalambot, mawawalan ka ng gana sa buhay. So, ang akin guys, iba ako. Parang enjoy ako palagi. Makadaan na naman ako sa mga gandang tanawin na to, yung mga ganun guys. Talaga namang nakakabagod talaga ang buhay guys. Kaya kung hindi ka marunong magdala, parang isip mo, ayaw mo na. Pero guys, iba ako. Hindi ko iniisip yung pagod. Ang iniisip ko, ayun, may kita ako, may pera ako na may padala sa aking nanay, sa aking mga pamilya nga nang ilangan. Although, hindi naman lahat ng pamilya mo mabigyan lahat. At hindi rin lahat na tinutulungan mo ay natutuwa. Kasi yung iba, once na mag-stop ka na, ayun, nakakalimutan na yung 1,000 times mong tulong. Once nagkamali ka ng isa, nakalimutan na lahat. Ganun talaga guys. Pero yun na nga, mahal pa rin natin ang ating mga pamilya. Hindi pa rin natin matalikuran, hindi rin natin kayang talikuran kahit pa anong panglilibak na sa'yo, gagalit sa'yo. Pero pagdating ng panahon sa kalipitan, may mga sakit, lalapit at lalapit rin sila guys. At ako naman ay hindi kayang tumalikod sa kanila. So, ito guys. Ngayon, nandito ako sa Taiwan, iniisip ko lang, kaya ako pinadala ni Lord para makatulong ako sa pamilya, sa aking mga ibang mga kapatid, mga pamangkin na dapat tulungan. Kasi guys, ang aking mga anak, sila ay may mga trabaho na. Kung tutusin, pwede na akong hindi magtrabaho kasi yung mga anak ko mismo nagbibigay na sa akin. Pero nandito kasi yung pagkakataon sa Taiwan guys, nung paano kumita. Marami ditong pagkakataon na kumita na pwede kang makaipon, hindi kagaya sa Pilipinas na hirap humanap ng trabaho. Dito ang trabaho ang naghahabol sa akin guys. Ako na yung magsasabi na hindi ko na kaya. Actually guys, dati yung trabaho ko hanggang 9 PM ng gabi. Pero ngayon binawasan ko na dahil ayaw na rin ng mga anak ko. Sabi, anong aanhin mo pa naman yung maraming pera kung makakasakit ka naman. Mga ganun.
Kaya binawasan ko na lang ang trabaho ko hanggang alas 5 na lang. Uwi na ako sa bahay. Ayun, nakapag-vlog na ako. Mag-edit na lang ng videos pag umuwi ako sa bahay. Ganun. So, nakakatuwa. Na-enjoy ko rin yung pagbablog ko, guys. Maski pa paano, kumikita naman ako. Hindi nga lang karamihan, pero meron akong kita dito. Lalo na nagpapasalamat din ako kay may nagpapa kulay sa ating mga videos, nagbigay ng blessings, nagbibigay ng super chat. Kaya ako na yung ganyang gumawa ng mga video, mga pasyalan dito sa Taiwan. So guys, ilibot ko kayo dito guys sa MRT Brown Line. Ayan, MRT Brown Line. Ayan, sobrang ganda guys, no? Ayan.
Thank you for watching, guys. Please subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa susunod po nating mga videos. Thank you. Bye-bye.